jiwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Malaking tulong para sa pagpapaayos ng ating simbahan ang ibinigay niyong donasyon, Ricardo. Abira, salamat sa inyo. Kulang pa ho yung padre kung ikukumpara sa mga biyayang ibinibigay sa amin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa amin. Kaya naman, lubos ang aming pagpapasalamat sa Kanya. At sa kaunting paraan, ibinabalik namin ito sa pagtulong sa kapwa. Lalo na po sa simbahan. Napakabuti ng inyong kalooban. Tunay na ginagamit kayo ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng kabutihan. Alam ko, hindi niya kayo pababayaan. At sa inyo ang lubos na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Honey! Oh, Ricardo! Honey, humahangos ka. Bakit? Honey, magandang balita. Ha? Ano balita? Nakapagsara ako ng isang malaking kontrata para sa ating negosyo. Kaya malaking pera din ang makukuha natin. Honey, talaga pinapapala tayo ng lubos ng Diyos. Napakapalad natin. At alam mo, may sasabihin din ako sa'yo. At sigurado matutuwa ka. Bakit? Ano yun? Galing ako sa doktor kanina.
Ha? Buntis ako, Han. Magkaka-baby na tayo. Talaga? Oo. Magiging daddy ka na. Yes! Salamat! Salamat, Lord! Magiging daddy na ako! Magiging daddy na ako! Ang gusto nga rito, Han. Huwag mo! Baka maitak si baby. Ano ba? Kung talaga mo, nakikaliti ako. Honey, I love you. Masayang-masaya ako. At kailangan natin mag-celebrate. Honey? Magbabakasyon tayo. Pupunta tayo kahit saan mo gusto. Magpapakasaya tayong dalawa. Wala akong makita. Nasaan ako? Ano ito na? Bakit? Parang ang lag-lagit. Tignan ko nga. Niska! Dugo! Dugo! Dugo ang naaparan ko! Anong ibig sabihin ito? Ano yun? Malaking aso at nangliliyab ang kanyang mga mata at ang kanyang mga pangil kumikislab at may mga dugo. Ay, Diyos ko! Nene! Pabalapit siya sa akin! Sinusugot niya ako! Nene! Nani! 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 Ricardo! Nananaginip ka. Samang panaginip. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Ano'y sabihin mo sa akin? Anong napanaginipan mo? Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Salamat ho sa prayer ninyo, Padre. At least medyo natahimik na ho ang kalooban ko sa masamang panaginip ko ngayon. Ipanatag mo ang kalooban mo, Iha. At magtiwala ka sa kanya. Paano ho, Padre? Tutuloy na ho kami. Maghahanda na kami para sa aming pagbabakasyon. Sige. Panubayan nawa kayo ng Panginoon. Sige ho. Tuloy na ho kami, Padre. Salamat ho. Walang anuman. Mag-iingat kayo. Tayo na sa kotse, honey. Oh, sakay na. Sandali lang. Sino? Ricardo, sino siya? Ako si Chrisine. Masama. Masama ang nakikita. Ano ibig niyo sabihin? Dugo. May nakikita akong maraming dugo. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Malakim. May malakim na mangyayari sa inyo. Ricardo! Huwag mo siyang pansinin. Baliw ang babaeng yan. Hindi ako baliw. Totoo sinasabi ko. Kahindik-hindik ang mangyayari sa inyo. Maraming dugo. Umalis na tayo, Ricardo. Tayo na. Hindi ninyo maiiwasan ang kapahamakan. Bakit ganoon ang mga sinasabi niya? Baliw siya. Baliw, Amira. Ate, huwag na lang kaya kayong tumuloy. Pati ako kinakabahan sa sinabi mo. Hindi naman naniniwala ang Kuya Ricardo mo. Paano kung totoo? Hindi naman siguro. Hindi naman kami pababayaan ng Diyos. At saka,
Palawan lang naman kami pupunta. Ate, mag-iingat kayo ha. Oo. O, akin na yung ibang mga damit at ilalagay ko na dito sa maleta. Apo, ate. Honey, bilisan mo na. Baka mahuli tayo sa flight. Baka matraffic pa tayo. Oo, Han. Sandali na lang to. Andiyan na. Oh, Toray. Po. Paano? Bahala ka na dito sa bahay, ha? Opo. At saka, bahala ka na rin kay Mama. Papunta siya ngayon dito. Pinakiusapan namin siya na dumito muna habang wala kami. Oo po, ate. Ako nang bahala. Oo siya. Tulungan mo na akong buhati itong mga gamit sa kotse. Opo, opo. Sige po. Ate, ingat kayo, ha? Oo. Susano ka pa? Mag-iingat kami ng Kuya Ricardo mo. Doray, ano ka ba? Eh? Kanina ka papabalik-balik ng lakad dyan sa harap ko. Bakit ba hindi ka papakali? Nahihilo na ako sa iyo ah. Ako, ewan ko. Basta ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Talagang kinakabahan ako. Eh, pati nga ako, kinakabahan eh. Ayoko mag-alala para sa anak ko. Pero sa nakikita ko sa'yo, iba na nararamdaman ko. Mama, dihil lang pasensya na ako. Nag-aalala kasi ako. Pwede ba pumanatag ka? Walang mangyayari. Huwag kang mag-isip ng masama. Ay! Oh, ano yun? Mama Adela, tingnan nyo, oh. Yung picture frame nung kasali ng ate at kuya na nakasabit sa dingding, nalaglag sa sahig. Ay, kunin mo! Oo! Ah! Mama Adela! Oh, Doray, bakit? Bigla kang nabutla. Tingnan nyo to! Yung picture frame! May dugo! Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Lintik namang traffic to. Baka hindi tayo umabot sa oras. Ano ba? Bilis-bilisan nyo naman! Talaga naman, oh! Asar! Ha? May matandang kumakatok sa bintana ng coach. Ricardo. Oh. May matanda sa bintana ng kotse. Nangihingi yata ng bariya. Oh, sige. Bigyan mo. Ang teka, bubuksan ko lang yung bintana ng kotse. Palimus po. Heto po. Pagpasensyahan nyo na lang po itong... Diyos ko. Ito, Amira, bakit? Ricardo, ang matanda. Tingnan mo, may sungay ang matanda. Hindi. Doray? O ano? Nakontak mo na ba yung cellphone ng ate Amira mo? Eh, nagre-ring lang. Hindi naman sinasagot. Ayan, nurak na ho. Tawagan mo ulit. Ayan, nagre-ring na. Oh, nakontak mo na. Teka, nagre-ring lang ho eh. Hello. Ay, hello? Hello? Kuya Ricardo! Sumunggot na ba? Oo, si Kuya Ricardo. Oh, akin na, akin na. Akong kakausap. Hello, Ricardo? Asa na kayo? Eh, bakit ang tagal niyong... malapit na. Sino ito? Ricardo, ikaw ba to? Ako, ang sugo ng kadiliman. Ricardo, ha? Huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Ma'am, bakit ho? Sumagot ka ng maayos. Hello, Ricardo! Ano ho sabi, ma'am? Nasaan na daw po sila?
Doray, iba yung boses na narinig ko? Ha? Parang hindi ang kuya mo. Uy, anong ibig niyo sabihin? Eh, ewan ko. Ha? Pero alam ko, hindi kay Ricardo yung boses na yun. Hindi siya ang asawa ni Amira. Sabi ko, Ricardo, may sungay ang matanda. Amira, malilate na tayo sa flight, okay? Tigilan na natin to. Talagang hindi ka naniniwala? Mamaya na natin pag-usapan yan. Kailangan na natin magmadali. Bibilisan ko na pagpapatakbo ng sasakyan. Ano bang nangyayari sa papi? Baka epekto lang yan ang pagbubuntis mo, kaya... Honey, bakit? Wala tayong preno! Ano? Ricardo! May makakasalubang tayong truck! Ay! Magbabasa tayo! Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Sino mo ito? Ha? Ano ho? Dora? Sino yan? Mama Dela. Si Ate Amira at si Kuya Ricardo. Oh. Na-aksidente raw. Ano? Nasa ospital sila ngayon. Oh, Diyos ko! Doktor. Ginawa na ho namin ang lahat, Mrs. Pero hindi na namin nagawang iligtas ang buhay ni Amira. At ang kanyang dinadala dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ng kanyang katawan. Bakit kailangan mangyari ito sa kanila? Adela. Padre Ignacio. Nabalitaan ko nangyari. Doktor, kumusta na ang mag-asawa? Ligtas na ho si Ricardo, pero si Amira, hindi na namin siya nailigtas. Oh, Diyos ko. Napakasakit ang nangyari ito. Ah, Amira! Anong ko! Mama Dela, magpahinga naman ho kayo. Kagabi pa kayo walang kain. Hindi pa rin kayo natutulog. Hindi ako nagugutom. Hindi rin ako inaantok, Dora. Pabayaan mo na muna ako dito sa tabi ng ataon ng Ate Amira mo. Ay, Ma'am. Tutupo muna kayo. Baka magkasakit lang ako kayo niyan. Huwag mo kalalaanin. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kaya. Ay, yung tuloy ang nawala ang aking anak. Ako nga rin, Ma'am. Masakit din para sa akin yung nangyari sa kanya. Bait pa naman ni ate. At itinuring ko na rin ho siyang pamilya mula nung manilbihan ako dito bilang katulong. Mahal na mahal ko rin po siya. Silang dalawa po ni Kuya Ricardo. Maraming salamat, Doray. Maswerte sila at nagkaroon sila ng kasambahay na katulad mo. Kaya lang,
Wala na si Amira. Wala ka ng pagsisilbi, ha? Andiyan pa naman ho si Kuya Ricardo. Handa ko pa rin ho siyang pagsilbihan. Paglabas yan ng ospital, nandito pa rin ho ako. Salamat. Eh, kailan ho ba lalabas ng ospital si Kuya Ricardo, ma'am? Ililibing ho ba si Ate Amira nang wala siya? Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Kawawa naman si Kuya Ricardo, ma'am. Hindi man lang niya masisilayan si Ma'am Amira bago siya maihatid sa huling hantungan. Wala tayo magagawa, Doray. Pero ang higit kong inaalala, paano natin sasabihin sa kanya nangyari kay Amira kapag nagising na siya? Oo nga. Paano nga ba natin sasabihin sa kanya yun? Alam naman natin kung gaano niya kamahal si Ate Amira. Paano niya matatanggap ang pagwala ng kanyang asawa? Pati na ang sanay magiging anak nila. Paano ho? Adela, sumakay ka na lang sa sasakyan. Malayo pang sementeryo. Baka hindi mo kayaning maglakad hanggang doon. Hindi, Padre Ignacio. Maglalakad lang ako. Dito lang ako sa likod ng karo ni Amira. Hanggang sa makarating sa sementeryo. Ikaw ang bakala. Sa sasakyan na lamang kami ng sakristan ko. Kasunod ng karo ni Amira. Sige po. Salamat po, Padre. Sige. Sinabi ko na kasi sa kanila, pero hindi sila nakinig. Sino ka? Binalaan ko sila. Hindi naman nila ako pinansin. Kung sino ka man, huwag mong guluhin ang libing ng anak ko. Umalis ka na! Sige, pero hindi pa itong katapusan. Mas higit na malagim ang mangyayari. Ilang araw matapos siyang ilibing. Umalis ka na! Baliw! Baliw ang babae yun! Nailibing na't lahat si Amira. Nananatili pa rin siyang walang malay. Hanggang kailan ba siya mananatili sa ganitong kalagayan? Ma'am, ang mahalaga ho, buhay siya. Doray! Doray! Ang Kuya Ricardo mo! Oo nga, nagkakamalay na ho. Minumulatan niya ang kanyang mga mata. Ricardo! Ricardo! Salamat ay kumalay ka na! Nasaan ako? Narito ka sa ospital. Na-aksidente kayo. Huwag ka na muna magsasalita. Baka makasama sa iyo. Mama Adela. Si Amira. Ang asawa ko. Nasaan siya? Nasaan siya, mama? Nasaan ang asawa ko? Balik ka
Balikan natin ang kasaysayang tambok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Ayan. Ayan ang punto ni Amira at ang anak niyo, Ricardo. Pasensya ka na. Kung hindi agad namin sinabi sa'yo ang totoo. Mahina ka pa kasi, kaya minabuti naming ilihim mo na sa'yo ang totoo nangyari kay Amira. Dahil natakot kami na baka makasama sa'yo. Kaya sinabi lang namin sa'yo na lang palabas na tayo ng ospital. Bakit nangyari ito? Ano ba kasalanan namin sa Diyos? Bakit siya kami pinurusahan ng ganito? Siguro may dahilan ng Diyos kung bakit niya ipinahintulot ang mangyari ito sa iyo. Anong dahilan? Wala kami ginapi! Naging mabuti kaming tagasunod niya! Bakit niya hinayang mangyari sa amin to? Ricardo! Anak! Napakasakit ng ganti niya! Hindi ito makatarungan, baba! Hindi ito makatarungan! Magmula ngayon! Hindi na siyang magiging Diyos ko! Ricardo. Dahil kabaliwan lang ang magpatuloy na baniwala at sumunod sa kanya! Walang silbi ang magpaalipin sa kanya, mamadena! Wala! Anak, mangilabot ka sa sinasabi mo! Walang Diyos, mama! Anak! Wala! May bisita ko kayo. Sino? Ako, Ricardo. Ay, excuse me po. Doon na po muna ako sa labas. Sige, salamat. Anong ginagawa niyo rito, Father Ignacio? Alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon, Ricardo. Kaya naparito ko para damayan ka at... Sige. Umupo kayo, Padre. Uminom tayo. Magpakalasin tayo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung ganun. Anong ibig yung sabihin, Father? Anong sadya din yun? Hindi ka na nagsisimba. Bakit ko namang gagawin yun? Wala nang dahilan. Ricardo, mas dapat kang lumapit sa Diyos. Mahal ka niya at... Huwag niyo nang banggitin pa ang pangalan niya, Father. Dahil pinabayaan niya ako. Pinabayaan niyang mamatay si Amira. Pati na ang magiging anak namin. Kung mahal niya ako, hindi niya pa ihintulutan ang magyara sa amin to. Ricardo. Umalis na kayo, Padre. At huwag niyo nang asahan pa. Nasasamba ako sa kanya. Wala na akong Diyos! Wala na! Sino ka? Ako, ang totoong tutulong sa'yo, Ricardo. Hindi. Ako, si Satanas. Ah!
kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Satanas! Naghahanda akong ibigay sa iyong lahat ng gusto mo kung akong sasambahin mo. Hilingin mo kung anong nais mo at napapapasalo kahit pa ang buhay ni Amira. Si Amira? Ang asawa ko? Oo, si Amira at ang iyong anak. Paano? Patay na sila. Paano mo sila may babalik sa akin? Sa pamamagitan ng aking walang hanggang ang kapangyarihan, may babalik ko sila sa iyo mula sa kanilang libingan kapalit ng iyong katapatan sa akin. Satanas! Sumasangayang kapalikan sa aking kondisyon. Salamat naman po, Mama Dela. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin kayo sa bahay ni na Ate Amira. Hindi niyo po kami iniwan ni Kuya Ricardo. Alam mo, Doray, pakiramdam ko, naririto pa ang presensya ni Amira. Kaya mas gusto ko bang manatili dito kahit ilang araw pa. Salamat naman, ho. Doray! Anay! Ano nangyayari? Lumilindol yata! Naku, anong gagawin natin? Doon tayo, Doray. Sa ilalim ng mensa. Dali! Dali! Doon ako tayo! Napakalakas ng lindol na yon, Doray. Nakakatakot. Oo nga po, Mang. Butit hindi nagbagsakan ng kisame eh. Dahil kapag nagkataon, naku, baka na-discussion na tayo. Oo nga. Kinabahan talaga ako. Ang Kuya Ricardo mo. Eh, kanina po nung lumilindol, nakita ko siya sa may sala. Pero pagkatapos, oh, bumalik na sa kanyang kwarto. Ganun ba? Opo. Ay, may kumakatok. Tingnan mo kung sino. Opo. Dali lang. Sino naman kaya itong kumakatok? Gabing-gabi na eh. Ah! Diyos ko! Ay, hindi! Hindi totoo ito! Hindi! Mama Dela! Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Mama Dela, bakit? Anong nangyari sa kanya? Ha? Nawalan siya ng malay tao. Matapos siyang buksan ng pinto. Parang takot na takot siya. Nagsisisigaw. Bakit? Sino bang kumatok sa pinto? Hindi ko alam. Wala naman ako nakita ng tao na lumapit ako. Teka, bubuhatin ko siya. Ilalapag ko siya sa sofa. Oh, sige. Mama, Ricardo. Anong? Ricardo? Narinig mo yun? Parang boses yun eh. Ah. Kumusta na kayo, Mama? Ricardo? Amira! Amira! Mahal ko! Totoo nga! Ricardo!
Ano yan? Ano yan sinasabi mo? Hindi nagsinungaling si Satanas. Tinupad niya ang kahilingan ko. Binuhay niya si Amira at ang anak namin. Anong kalokohan ito? Ano ba? Buhay na si Amira! Buhay na! Ma'am Adele, hindi ko maintindihan. Paano nangyari ito? Naguguluhan din ako. Paano ang ilang buwan pa lamang nasanggol sa kanyang tiyan? Ngayon, malaki na. Na halos isang ilang buwan na ang gulang. Naku, kinikilabutan ako sa nangyayari. Ano kung gagawin natin? Si Padre Ignacio, baka mayroon siyang maitulong. Puntahan natin siya, Doray. Hindi ko alam kung anong koneksyon ito sa naganap na paglindol kagabi. Padre? Galing ditong sepulturero sa sementeryo at sinabi niya, sira ng puntod ni Amira at nasa labas na ang kanyang ataol at walang laman. Oh, Diyos ko! Kung ganon, Padre, si Amira, posible kayang binuhay nga siya ng Diablo? Katulad ng sinasabi ni Ricardo? Walang ibang gagawa ng ganoon, kundi ang kampo ng kadiliman, Adela. Samahan mo ako. Padre? Gusto kong makita si Amira, pati na ang anak nila. Kasaysayang tambok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng magi. Maligayang maligaya ako, Hani, sa pagbabalik mo. Hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Kaya magmula na yon, si Satanas, siya na ang ating paglilingkuran. Dahil siya ang totoong nagmamalasakit sa atin. Siya ang tunay na nagpapahalaga sa atin. At hindi ang dati nating sinasamba. Oo, Ricardo. Dapat tayong maglingkod sa kanya habang panahon. Kasama ang ating anak. Ang anak natin. Ang laki na niya. Kaloob siya sa atin ni Satanas. Kaya lalaki siya na isang tunay na lingkod ni Satanas. Gagabayan natin siya. At hindi pababayaan ang maligaw ng Diyos na sasambayin. Tama. Tama, Ricardo. Isang kahibangan ang sambahin ang kampo ng kadiliman, Ricardo. Father Ignacio, kayo na naman. Anong ginagawa niyo rito? Huwag kang palinlang sa demonyo. Dahil kapahamakan lang ang idudulot sa sayo. Nagpapatawa ba kayo, Father? Ang Diyos mo ang mapanlinlang. Dahil matapos namin siyang pagsilbihan, sumunod sa kanya baga utos. Anong iginanti niya sa amin? Ha? Father? Kinuha niya sa akin si Amira. Kasama mapatay ng aming anak. At ngayon, ibinalik sila sa akin ni Satanas. Ngayon sabihin sa akin, sino ang mapanlinlang? Ha? Hindi ba ang Diyos mo? Ricardo, kailanman ay hindi ka nilinlang ng totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil tapat siya sa kanyang mga anak, sa atin. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. At iyon ay para sa ikabubuti nating lahat. Tama na. Tama na, Father Ignacio. Umalis na kayo. Wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Pabayaan niyo na ako. Huwag niyo akong pakialaman kung sino ang gusto kong sambahin.
Dahil alam ko kung sino siya. Si Satanas. Ricardo. Siya lang, Father. Si Satanas! Narito na akong muli sa simbahan. Nakabaling na ako. Buhas sa pagkipag-usap ko kay Ricardo. Father Simon. Ha? Bakit? Alam ko kung saan kayo nang galing. Galing ka sa kanila. Sa babaeng muling nabuhay. Ha? Huwag ko kayo magtaka. Dahil ang lahat ng nangyayari at mangyayaring kababalaghan sa lugar na ito. Alam ko. Ipagpaumanhin mo. Pero hindi kita kilala. Nagarito ka pa. Padre, kilala mo ako. Ako si Krising. Krising? Ikaw? Gabi, pero hindi ako makatulog. Naiisip ko yung mga nangyayari dito sa bahay. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Pakiramdam ko tuloy. Parang ayokong lumabas dito sa kwarto. Natatakot ako kay Ate Amira. Ay, may kumakatok. Baka si Ma'am Adela yun. Buksan ko nga. Ma'am, sandali lang ho. Pasensya na ma'am kung... Doray. Doray. Nagugutom kami ng anak ko. Ho? Gusto namin kumain. Ay, ganun po. Sandali lang po. Paghahanda ako kayo. Ay, hindi na. Hindi na kailangan. Dahil may pagkain na kami. Ate? Ate, ikaw yun. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Sige, anak. Magpakabusog tayo. Pagsawaan natin ang kanyang katawan. Doray. Doray. Mama. Doray. Mama Adela. Doray. Ma, gising. Ricardo. Nananaginip po kayo. Narinig ko ang pag-uungol nyo ng mga pandana ko dito malapit sa kwarto nyo. Sabang panaginip. Bakit ko? Anong napanaginipan nyo? Si Doray. Nakita ko. Duguan siya at putol na ang kanyang ulo. At lapitan ko. Hawak-hawak ito ni Amira. Ha? Alam totoo, Ricardo. Kinikilabutan ako. Papa!
siya sa kusina, si Doraya. Dati naman kapag ganitong oras eh. Abalang-abala na siya sa paganda ng almusal. Hmm? Pero napasarap yata ng tulo. Buti pagisingin ko na. Malapit lang naman ang kanyang kwarto. At katabi lang naman itong kusina. Dito na ako sa harap ng pinto ng kwarto niya. Doray? Doray! Mama Dela mo ito, gising na! Doray! Parang tulog na tulog pa rin ah. Doray! Hindi naman pala nakalakang pinto. Pasok na lang ako. Doray? Uy! Gising na, tangali na! Oh! Oh, Diyos ko po! Doray! Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Magi. Sino may kagagawa nito? Wak-wak ang kanyang tiyan. At halos magkagutay-gutay ang kanyang katawan. Panaginip ko. Nagkatotoo ang panaginip ko. Babae na. Siya, Mira. Siya may gagagawa nito. Siya ang bumatay kay Doray. Ako? Ako ang pinagbibintangan niyang pumatay kay Doray, Ricardo? Kaya tinatanong kita. Sa tingin mo, magagawa ko yun? Sagutin mo ang tanong ko. Amira, ikaw ba talaga ang asawa ko? Bakit? Duda ka ba? Kung hindi ako si Amira, sino ako? Pasensya na. Hindi na mahalaga ang tanong ko sa'yo. Kalimutan mo na. Ang importante ngayon, binuhay ka ni Satanas. Ibinalikan niya sa akin pati ang anak natin. Isa kang patay na bumangon mula sa lipingan. Hinugot kayo sa hukay ng ating Panginoon. Tama. Kaya malinaw na makapangyarihan siya. Dahil kaya niyang ibalik mula sa ilalim ng lupa ang isang namatay na. Kaya dapat natin siyang sambahin. Paglingkuran si Satanas. Ang hari ng kadiliman. Hindi ko na alam kung anong dapat na gawin. Naguguluhan na ako. Kumusta ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa kaso ng pagkamatay ni Doray, Mama? Patuloy pa rin ang kanilang imbestigasyon. Marami silang tanong na hindi ko masagot. Pinaniwala ko na lamang sila na kagagawa ng isang halimaw ang pagkamatay ni Doray. Pero alam ko, hindi sila naniniwala. Darating din ang oras. Alabas din ang totoo. Huwag niya nang alamin ang totoo, Mama Adela. Amira. Walang saysay kahit malaman niyo. Dahil baka ikapahamak niyo lang. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Kung patuloy kang makikialam, hindi ako mangingiming patayin ang sarili kong ina. Thank you.
Gugutom ka na ba? Anak ko. Gusto mong uminom ng sariwang dugo at kumain ng laman ng tao? Sige, magpapakabusog tayo. Magpapakasawa tayo sa dugo at laman ng tao. Sila ang mga buhay na kaloob sa atin ng Panginoong Satanas. Sila. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Magi. Grabe naman yan. Hindi tao ang nagawa niyan eh. Oh. Grabe, kakilakilakot. Katulad dito ng pagkamatay ng isang katulong na iniimbestigahan natin. Oo nga. Ibig sabihin, sir, isa lang ang may kagagawa nito. Pare, pero anong klase siyang kriminal? Bakit nawawala ang mga lamang loob ng biktima? At pinaggutay-gutay ang katulad. Sir, kung hindi lang ako pulis, baka sabihin ko, maaaring aswang ang may gawa nito. Aswang? Sa panahong ito? Sir, hindi gawain ng isang normal na taong ganito. Pwede, Mendez. Sir? Maraming adik ngayon. Maraming si Raulo. Mas naniniwala pa kung sila ang may gawa nito. At dapat nating kilalanin kung sino siya. Adela, kumusta na si Ricardo? Tuluyan na siya nagbago, Padre. Ha? Padre Ignacio, natatakot na ako. Alam niyo ba kung anong ginawa nila? Anong ginawa nila, Adela? Pinuno nila ng mga ribulto ng Diablo ang palibot ng kanilang bahay. Ano? Sinasaboy ko sila, Padre, para ayaw nilang makinig. Galit na galit sila at... At ano pang ginawa niya? Inagbanta nila akong papatayin kapag patuloy ko silang pinakialaman. Ginawa niya? Hindi na nila ako nirerespeto. Pinatutunayan lamang nila na totoong mga kampon sila ng Diablo. Oh, Diyos na makabagin. Padre, Padre, kailangan ko ng tulong niyo. Kailangan matapos na ang mga kahibangan ito. Kailangan magwakas na ang kasamaan lumulukod kay Amira at Ricardo. Kinakabahan na ako. Pero anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng iwan si Amira sa ganitong kalagayan. Kahit na kinikilabutan ako sa tuwing tumitingin siya sa akin, nalilisik ang kanya mga mata na para bang handa siyang pumatay anumang oras na gusto niya. Hindi ko magawang umalis sa bahay na ito. Kahit na alam kong hindi malayong mapahamak ako sa kamay ng sarili kong anak. O Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan niyo po si Amira na ginagamit na sugo ng Diablo para linlangin si Ricardo. Tulungan niyo po kami, oh Diyos ko. Mama. Amira. Nagugutom kami ng anak ko at kailangan mo kaming busugin. Anong ibig mong sabihin? Katulad ni Doray,
ikaw ang papawi sa gutom na aming nararamdaman. Hindi. Hindi mo magagawa sa akin yan. Amira, ako ang iyong ina. Hindi mahalaga ang relasyon nating dalawa. Mas mahalaga ngayon, mabusog kami ng anak ko. Nang apo ninyo. Amira! Maaati mo bang magutom kaming dalawa? Hindi. Huwag. Huwag kayong lalapit. Huwag kang madamot, Mama. Huwag kang mag-alala. Anak! Konti lang naman ang kailangan namin. Kahit namang loob mo lang. Sapat na sa amin. Hindi! Hindi ko papayagang mangyaring iniisip mo! Anong gagawin mo, Mama? Bakit ka umaakyat sa terasa? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa magawa niyo ang gusto niyo! Sige! Gawin niyo yan, Mama! Tumalon ka mula dito sa terasa! Magpakamatay ka! Mahal kong ina! Tumalon ka na! Balikan natin ang kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Sige, tumalon ka na, Mama. Magpakamatay ka na. Hangal na matanda. Akala niya hindi namin magagawa sa kanya ang gusto namin sa kanya kung patay na siya? Bubusugin mo pa rin kami ng anak ko at uubusin namin lahat ng laman loob mo, pati na ang buo mong katawan. Tayo na, anak ko. Bumaba na tayo. Kainin na natin ang masarap na putahing inihanda ng Lola Adela mo. Buhay ka pa pala, matanda ka. Demonyo. Mga kampo ng dilim. Tama. Mga kampon kami ng dilim. Si Satanas ang aming Panginoon. Ang bumubuhay sa akin. Wakas din ang kasama niyo. Ikaw ang magwawakas, tanda. At kakainin na namin ang tungo habang umiimukabang. Anak, sige, magpahabusog na tayo. At wala tayong ititira sa kanya. Hindi mo dapat na ginawa yun sa iyong ina, Amira. Masyado siyang pakialamera. Hinahadlangan niya tayo sa ating ginagawa na paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya dapat lang yun sa kanya. Pero siya pa rin ang iyong ina. Ricardo, kung tutuusin, hindi ako ang pumatay sa kanya. Hindi kami ng ating anak, kundi ang sarili niya. Kusa siyang tumalon sa terasa. Pinakinabangan lang namin siya. Amira. Wala na ako magagawa. Dahil ang utos sa atin ng ating Panginoon, ang sino mang humadlang sa ating ginagawa ay dapat na mawala.
kahit sino, Ricardo. Hindi ako mangingiming patayin siya! Saysayang tambok sa linggong ito. Saysa na namang gabi ng lagi. Alam ko na ang sadya mo, Padre. Sasama ako sa inyo. Kung magsasabi kay Ricardo kung ano ang totoong nangyayari. Tuluyan ang binulag ng Diablo ang isipan ni Ricardo Cusing. Gawin na natin ang nararapat. Tama. Kailangang pagliwanagin ang isipan niya. Dapat na makumbinsin natin siya na dinadaya lamang siya ng demonyo. Na ang inaakala niyang asawa na binuhay ni Satanas ay hindi talaga si Amira, kung hindi ang sugo ng Diablo. Oo, Padre. Dapat nang magwakas ang kasamaang dulot ng kadiliman. Malaking may tutulong mo, Krising. Dahil ikaw ay minsan na rin naging alipin ni Satanas. Padre Ignacio. Katulad ni Ricardo, dinaya ka rin ng Diablo. Hinugod din ni Satanas ang asawa mo mula sa libingan upang kanyang maging sugo at naganap ang mga karumal-tumal at karimari-marim na pangyayari sa inyong lugar dahil sa mga pagpatay hanggang sa isumpakan ng iyong mga kababaryo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari sa akin, lalo na sa aking asawa. Hinuli ng mga tao ang asawa mo at tinala sa simbahan. Sinunog. Nasaktan ka ng labis. Kunin sa bandang huli, nagising ka sa katotohanan. Matapos ang pangyayari yun, hindi kinaya ng aking isipan ang lahat. Nawala ako sa aking sarili. Pero unti-unti, bumalik ako sa dating isipan. Pero pinanatili ko ang aking itsura na parang isang baliw. Mas gusto ko na ang ganito. Dahil bahagi ito ng paghingi ko ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Lalo na sa ating Panginoon. Pinatawad ka na ng ating Panginoon, Krising. At ngayon, may mga nilalang na dapat nating mapanumbalik sa ating melikha at kailangan nila ang ating tulong. Amira! Panginoong Satanas, humanda ka. May paparating na mga traitor. Hadlangan mo sila. Huwag mong ahayaan na makalapit sila kay Ricardo. Patayin mo sila. Masusunod, Panginoon. Ana, may gagawin tayo. Iparanas mo sa kanilang lupit ng aking kapangyarihan. Ipakita ninyong ako ang makapangyarihan sa lahat at hindi ang kanilang kinikilalang Diyos. Ubusin niyo silang lahat. Papatayin ko silang lahat, aking Panginoon! Kanina
na tirik na ang araw. Pero bigla na lang umulan ng malakas na may mga pulog at paghidlat. Alam na ng demonyo. Napaparating tayo, Kasig. Kaya dapat maging handa tayo. Pagpakatatag tayo. Padre! Oh, bakit, Kasig? Tingnan. May nakaharang sa ating daraanan. Oh. Si Amira. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Pati na rin ang sanggol na kanyang daladala. Saan kayo pupunta, mga hangal? Kasing, tumuli ka na. Ako nang bahala kay Amira. Pero padre. Sige na. Sige ho. Mag-iingat kayo. Hindi kayo magtatagumpay sa binabalak ninyo. Harapin mo ko, suguran Diablo. At ano magagawa mo laban sa akin, hangal na pari? Mahahadlangan mo ba ang kapangyarihan ng aking Panginoon? Oo. Oh, dahil higit na makapangyarihan ng aking Panginoon, ang tunay na Diyos nating lahat. Ah! Kabaliwan! Kahangalan! Walang sino man ang makapapantay sa kapangyarihan ng dilim! Kahit ang Diyos na sinasabi mo, mamamatay ka, Padre, at isusunod ko ang mga hangal mong kasamahan! Ah! Oh, ang lakas ng hangin! Pero hindi ako dapat na magpatilag. Hindi ako papabayaan ang Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Tulungan niyo ko na ibalik sa impyernong pinanggalingan niya ang nilalang na ito. Nagsusumamo ako sa inyo, aking Panginoon. Hangal! Walang magagawa ang kinatawag mong Diyos! Wala! Diyos na makapangyarihan sa lahat! Dinggin ninyo ang aking panalangin at pagsusumamo! Tulungan nyo kong wakasan ang kasamang lumulukob sa iyong mga anak! Sige! Magpakahangal ka! Tawagin mo ang Diyos mo na nagbibingi-bingihan sa panawagan ng kanyang mga tagasunod. Katulad namin ni Ricardo na sobrang pagtitiwala sa kanya. Panginoon, lubos po akong nagtitiwala sa inyo. Huwag niyo po kaming pababayan. Sige! Hangal! Diyos ko! Oh, ano? May liwanag? Saan galing ang liwanag na yan? Napakaliwanag at buhat sa kalangitan. Tinirig ng Diyos ang panawagan ko. Hindi! Nakasisilaw! Hindi sa katawan! Wala na sila. Nagbukas ng kanilang kasamahan. Diyos ko, salamat po. Maraming salamat po, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Laging.
si Ricardo. Nakadapa sa harap ng rebulto ng Diablo. Lalapitan ko. Ricardo! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Huwag mo akong gambalain sa ginagawa ko. Isang kahangalan ang ginagawa mo. Ano bang kailangan mo, babaeng baliw? Ang tulungan kang mamulat sa katotohanan. Ano bang kalokohan na sinasabi mo? Katulad mo, nagpaalipin din ako sa Diablo. Binuhay niya ang asawa ko. Ngunit dinaya niya ako. Dahil lang ibinalik niya sa akin, hindi ang tunay kong asawa, kundi isang nilalang na mula sa impyerno. Huwag mo akong papaniwalaan sa kabaliwan mo, babae! Totoo ang sinasabi niya, Ricardo. Kayo na naman, Padre Ignacio? Oo. Ako ang sugot alipin ng totoong Diyos. At narito ko upang ibalik kita sa Kanya. Hindi. Sinungaling ang Diyos mo. Si Satanas. Siyang tapat. Dahil ibinalik niya ang asawa ko. Wala nang asawang tinutukoy mo. Ibinalik na siya ng Diyos sa lugar na kanyang pinanggalingan, sa impyerno, kasama ng sanggol na sugo din ang Diablo. Ano nga? Tama na, Ricardo. Tapos na ang lahat. Bumalik ka na sa ating Diyos. Naalala mo ba ang buhay ni Job? Ang tapat na alipin ng Diyos? Kinuha sa kanyang lahat. Kayamanan, buhay ng mga anak niya, at dumanas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Pero hindi siya sumuko sa Diablo. Nanatili siyang tapat sa Diyos at hindi niya inisip kailanman na tumalikod. At pagkatapos, nalugod sa kanya ang Diyos. Lahat ng bagay na nawala sa kanya, ibinalik niya ng higit pa sa nawala sa kanya. Mahal ka ng Diyos. Ang Diablong gumagawa ng mga bagay ni kasisira natin upang tumalikod tayo sa ating Panginoon. Dinadaya niya tayo. Padre. Mahal na mahal ka niya. Ibinuwis niya ang kanyang sariling buhay. Naghirap siya ng labis sa krus para iligtas tayo. Hindi niya tayo pinababayaan, Ricardo. Kundi tayo. Tayo ang lumalayo sa kanya. Totoo ang sinabi ni Father Ignacio. Ang paglapit sa Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan ng isip. Sige! Mo ang makakultong mo! Itaboy ka! Ay, buhay! Nakita na lang ng sepulturero ang bangkay niya sa ibabaw ng kanyang puntod. Ibig sabihin, malaya na siya sa kamay ng Diablo. Patawarin po ako, Amira. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Pinatawad ka na niya, Ricardo. At umaasa siya na higit kang magiging tapat sa kanya. Pinapangako ko po, Padre. Hindi na ako kailanman tatalikod sa kanya. Dahil siya pa rin ang tunay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama. Sige na. Mangsyano, ibalik niyo na ang bangkay ni Amira sa loob ng nicho. Matatahimik na rin ang lahat. Salamat po, Diyos ko. At hindi mo kami pinapayaan na tuluyang matalo ng demonyo. Maraming salamat po.
magsamba. Mag-isip-isip ka. Baka magkamali ka ng Diyos na niluluhuran. Mga kaibigan, dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sugo ng Diyan. Sa isa na naman, Gabi Thank you.